Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan, kasaysayan ng daigdig, aralin 11, ang panahong Palyoletiko at panahong Neoletiko. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga panibagong updates, mga aral videos, mga crash course sa araling panlipunan. Pwede mong ihit ang icon below at sa ibaba ng icon, naroon ang icon ng School Career 101. I-click mo yon at i-click mo ang playlist section at doon mo makikita ang playlist sa grade 8 kasaysayan ng daigdig araling panlipunan. Pwede mo yung i-binge watch kung ikaw ay naghahanda para sa isang upcoming examination, meron kang periodical test, meron kang long test, unit test, long quiz. Pwede mo yung i-binge watch para sa iyong pagre-review. So huwag kalimutan, subscribe na sa School Career 101. Ngayon ay tatalakayin natin ang panahong Palyoletiko at panahong Neoletiko. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang tungkol sa panahong ang pagsisimula ng tao. Ngayon, sa araling 11, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa panahong Palyoletiko at Neoletiko. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan tungkol sa panahong Palyoletiko at panahong Neoletiko. Magsimula tayo! Tandaan, magsisimula tayo sa panahong Palyoletiko. Tinatawag ding panahon ng Lumang Bato or Old Stone Age. Nagmula ang Palyoletiko sa mga katagang palyos o matanda at lethos na bato. Pinaka mahabang yugto ito sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tandaan mo yan. Maiuugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang bato ng mga hominid. Tandaan din ang panahong Palyoletiko ang unang gumamit ng apoy at ng aso ang mga tao sa sinaunang ang mga sinaunang tao sa noong unang panahon. Tandaan din natin na ang panahong Palyoletiko ay naganap dako 2,500 to 10,000 BCE. Ito ay nahahati sa tatlong yugto. Una ay ang Lower Palyolithic, sumusunod ang Middle Palyoletic Period at pangatlo ang Upper Palyoletic Period. Ngayon, narito ang dapat nating tandaan mga mahalagang naganap sa panahon ng Lower Palyoletic Period. Tandaan natin ang mga sumusunod. Ang Lower Palyoletic Period ay nagwakas dakong 120 taon ang nakaraan. Pinakamaagang pananatili ng tao. Sa panahon ng Lower Palyoletic Period, dinaganap ang pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig. Hindi pa lumikha ng mga kasangkapan ang mga tao sa panahon nito. Ang mga Homo habilis ay nangangahulog ang able man o handy man dahil sa ang mga unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Sinundan ng mga Homo erectus, naganap din sa panahong ito ang pagsulpot ng mga Homo erectus na higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato. Pagkatapos ng Lower Palyoletic Period, ay sumunod naman ang Middle Palyoletic Period. Narito ang mga dapat tandaan tungkol sa Middle Palyoletic Period. Una, naganap ito dakong 120,000. Ang paglitaw ng mga makabagong tao noong 100,000 taon ang nakalipas. Dito din, sa panahon na ito, sinasabi na lumitaw ang mga makabagong tao. Sa panahon din na ito, umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit ng bato. Dapat natin yang tandaan. Nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi. So tandaan na ang mga taong Neanderthal ay nabuhay sa panahong Palyoletic Period. Magpunta tayo sa pinakahuling yugto ng Palyoletic Period o panahong Palyoletiko. At yon ay ang Upper Palyoletic Period. Sa panahon ito, ito ay naganap dakong 4 ang nakakaraan. Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa panahong ito. Tandaan yan. Naganap din ang mga campsite sa panahon na ito, kadalasang matatagpuan sa mga lambak. Ang mga taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito. Please remember. At ito ay napalitan ng
ng taong Cro-Magnon. Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. At yun ang mga dapat tandaan sa Upper Paleolithic Period. Ngayon ay magtungo tayo sa panahong Neolitiko. Sa loob ng maraming libong taon, namuhay ang mga prehistorikong tao sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Dakong 12,000 years na ang nakakalipas nang matutunan ng mga sinaunang tao ang pagtatanim. Tuluyan ding umunlad ang kanilang mga kasangkapan sa paggamit ng mas makinis na bato. Ito ang pinagmulan sa panahong Neolitiko. Tandaan na sa panahong Neolitiko, naganap ang pinakamahalagang pangyayari ay ang agricultural revolution o ang pagtatanim. Ang panahong Paleolitiko ay naganap dakong 10,000 to 4,000 BCE. Okay, so narito rin ang iilan sa mga dapat nating tandaan tungkol sa panahong Neolitiko. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato or New Stone Age, na hangos sa salitang Greek na neos o bago at lethos o bato. Ang terminong Neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at antropolohiya upang italaga ang isang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya. Narito ang ilan sa dapat nating ding tandaan mga mahalagang kaganapan na naganap sa panahong Neolitiko. Una, kilala ang panahong ito sa paggamit ng makikinis na kasangkapang bato, permanenteng paninirahan sa pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahabi. Naganap sa panahong ito ang rebolusyong Neolitiko o sistematikong pagtatanim. Isa itong rebolusyong agrikultural sapagkat natustusanan ang pangangailangan sa pagkain. Ito rin ang nagbigay daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim. Ang katalhuyok na sumulpot sa panahong Neolitiko ay isang pamayanang Neolitikong matatagpuan sa katpatagan ng Konya ng gitnang Anatolia, Turkey ngayon. Isang pamayanang sakahan. Mga dapat din nating tandaan tungkol sa panahong Neolitiko ay ang mga sumusunod. May populasyon mula 3,000 to 6,000 katao na. Magkakadikit-dikit ang mga dingding ng mga kabahayan. Ang tabing pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan. At sa panahon ding ng Neolitiko, inililibing ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay. May paghahabi, paggawa ng mga alahas, salamin at kutsilyo. Maraming salamat at yon ang ating aralin para sa panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko. Sana ay marami kayong natutunan. Narito ang ating gawain sa pagkatuto. Gawin natin ito at kumuha ng isang buong papel at sagutin ang mga sumusunod. Simula natin. Ipaliwanag ang katangian ng panahong Paleolitiko at Neolitiko batay sa mga sumusunod na aspeto. Una, ipaliwanag ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao sa mga nasabing panahon. Pangalawa, ang kaugnayan nito sa heograpiya sa panahong ito. At pangatlo, ang mga kagamitang natuklasan. O ano ang mga mahalagang natuklasan o mga kagamitang natuklasan sa panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko. Maraming salamat! Huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101, ang aking YouTube channel. Once again, i-hit mo ang icon sa ibaba ng video at nandoon ang icon ay makikita mo ang playlist section. Click the playlist section at makikita mo ang playlist section sa mga araling panlipunan crash courses. Pwede mo itong i-click at i-binge watch once again kung ikaw ay naghahanda para isang long quiz, unit test, mahabang pasulit at kung ano-ano pa. So pwede mo itong i-watch mo na ito ng mahabang panahon para mag-enjoy ka at para marami kang ma-review. Maraming salamat. Ito ang School Career 101 at nagsasabi sa inyo ng mag-study ng mabuti and enjoy your day. Magkita-kita tayo para sa Aralin 10. Maraming salamat po.